Sa ibang balita, naniniwala mismo ang kamara na naiipit lang sa away negosyo si PAGCOR Chairman Cristino Naguet Jr. Ito'y matapos iugnay ang kasalukuyang chairman sa munisuhulan para makapagnegosyo sa bansa ang negosyanteng Hapones na si Kazuo Okada. Balitang hatin ni Cara David. Programa ang COWAN, no? Nanindigan si PAGCOR Chairman Cristino Naguet na hindi siya tumanggap ng suhol mula sa Japanese gambling tycoon na si Kazuo Okada para sa pagpapatayo ng isang casino complex sa Entertainment City sa Paranaque. Giit ni Naguet, wala siyang kinalaman sa negosasyon sa pagitan ng PAGCOR at ni Okada. Ipinakita sa amin ni Naguet ang kopya ng kontrata sa pagitan ng Tiger Resort Incorporated ni Okada at ng PAGCOR tungkol sa halos $2 billion investment ng Japanese tycoon. 2008 pa ito pinirmahan kung kailan si Efraim Henwino pa ang PAGCOR chairman. Hindi pa sumasagot si Henwino sa mga tawag namin. Paano niya po ako ibabribe kung yung kontratang yun ay meron na siya? Ang ibig ko lang sabihin, wala ho siyang makukuha sa akin dahil meron na po siyang kontrata. Nagugat ang kontrobersya ng magsampa ng kaso ang dating kasosyo ni Okada na si Steve Wynn. Ayon sa Amerikanong si Wynn, sinuhulan umano ni Okada ang PAGCOR officials para makuha niya ang kontrata sa Entertainment City. Binigyan raw ni Okada ng libreng hotel accommodation at shopping money ang mga opisyal ng Pilipinas. $110,000 daw ang ginastos ni Okada simula 2008 hanggang 2011 para sa mga opisyal ng PAGCOR. Sa naturang ledger, makikita ang pangalan ni Naguet at ng kanyang asawa, si dating First Gentleman Mike Arroyo, si dating PAGCOR Chairman Efraim Henwino at ang anak nito, at ilang PAGCOR officials at board members. Ayon kay Naguet, nagtungo raw siya sa Macau noong September 2010 para pag-aralan ang mga posibleng makakakumpetensya ng Pilipinas sa casino business. Inamin niyang binigyan siya ng kwarto sa Wynn Resorts. Pero, this is basically a casino courtesy and reciprocity. Guest lang po tayo doon, no? Hindi po tayo pwedeng makapagreklamo po kung binigyan po tayong ganitong klaseng kwarto. Pero sinabi ko rin po naman sa kanila na wala bang mas maliit na kwarto rito. Sabi po sa akin, fully booked na po ito. Totoo raw na kasama niya ang kanyang asawa at mga anak sa naturang trip, pero siya raw ang nagbayad ng plane fare ng mga ito. Ang $1,600 dinner naman na nakalista sa ledger, ani Naguet, 16 raw silang kumain noon, kaya lumalabas na tig $100 lang ang gastos ng bawat isa. Itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng $50,000 shopping money na nakasulat sa pangalan ng asawa ng isang PAGCOR official. Wala po kaming pinipirman, wala pong binibigay sa amin. At hindi lang po kami ang mga bisita nila doon noong mga panahon na yon. So basically, walang katotohanan po yung report. Again, categorically, I'd like to state that I have not received any cash or gifts from them. Wala namang nakikitang mali si Senador Juan Ponce Enrile sa ginawa ni Naguet. Hindi raw ito suhol, lalo pat ang nagbigay naman ng lisensya sa gambling tycoon na si Okada ay hindi si Naguet, kundi ang dating administrasyon. Sa gambling industry, natural lang yan eh. Natural lang yan. Huwag na natin pagpasakitin ang ulo natin sa mga ganyan. Ang kamara naman naniniwalang biktima si Naguet ng away ng dalawang malaking negosyante. Dating magkasosyo sina Wynn at Okada, pero nagkaroon ng alitan ukol sa pera. Nais nilang ipaban si Wynn sa pagnenegosyo sa Pilipinas. I look at this machination of Mr. Steve Wynn as a direct affront on our country. Naginamit lang ang PAGCOR at saka si Mr. Naguet. Binibiktima nila tayo in so many ways. Sabi naman ng palasyo, iniimbestigahan na nila ang isyung ito. Cara David, GMA News.